Hello. Okay, baka Yuria? Hi. Tagal lang hindi pagkikita. Okay ba kayo dyan? Sa inyo kami nasasabik. Ang tagal. Sabik na tayo eh. It's February 2, 2017. Magandang umagasan nyo lahat mga kabayan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Una ay ngiti, pangalawa ay pagbati. Habang binubuksan nyo ang ating radyo ngayon pong araw na to, it's Thursday and Webes. Malapit na po ang Sabado. Sabado na naman eh. One day to go before Friday. Friday na naman ang mga kabayan natin. Anyway, marina pagkakatabi sa panatabi niya to sa Luzon, Visayas, Mindanao, na inabot ng tuyang broadcast via www.bicolperiodico.com and then www.audio.com. Ang audio tabi AWDO. Ayan, pwede niyong i-review kasi i-review niyo yung ano, yung program eh. After sabi nga ni Kian, naghimati kamo kung nalingwan po nindo yung mga pigtaram kami na gusto nyong maaramang giraray or ma-remind, pwede i-review po ninyo and madadaw po nindo sa inman po kamo. Pwede i-download eh. Yan sa www.odu.com. That is www.awdo.com. Napon lang po nito ang petsa kasi may petsa yung live session. Alimbawa, February 2. Nailingan po nito dyan. Alright, and anyway, isa sa tuyang Facebook Live. Naka-Facebook Live ba tayo? Parang maluyang signal kasi ning ano eh. Smart, hindi sa may itaas ha. Dapat mapalangkaw kita ning sa tuyang para automatic outright eh. Yun ang usong niyan eh. Facebook Live. Paki-click mo daw. Pero gari, dahi kaya mag-click ni Kaperiodikon Sam eh. Kasi ayguyan ning ano, kandikit siya na nakasabay kasi yung sa tuyang audio streaming. Actually, may recorded naman sa YouTube. Mahiling po nito ang review sa YouTube sa BPTV Online. Alright? So, yaon dyan, mahiling nito ang mga figura kan mga taga radio periodiko through BPTV Online sa YouTube po yan. Anyway, good morning sa panatabi niya to. Buongiorno ka periodiko dyan sa Italy. Good morning kay Sister Melva, Sister Leda, Sister Ellen. And gabo sa mga sisters sa St. John the Baptist. Magandang umaga sa inyo lahat. Buongiorno. Grazie for listening. We'll be all together down to 7:30 in the morning. Ating first part, ang first part natin, yung kwentuhan at balitaan. Panayam sa mga taong nasa likod ng balita. And we have the part 2. Alas 7, ang satuyang balita alas 7. Kariwa mga radio patrol reporters. Good morning ka periodi conservadi. Ano tagarong day kagatikmok dyan tabi? Ano nangyari sa imo kasabanggi? Ha? Ha? Ano nangyari sa imo? Ano nangyari sa imo? Ha? Garing ka paturog pa ining makuapo. Ano yan? Iyo na yan. Sabagay kaugmani sarong lolo ang iwan ng makuapo. Dawa inano karibok sa pagturog ni sarong aki. Ang lolo, grabin pa kaugma. Oro na kong pighapot mga sarong walang kamuwang-muwang na aki. Minasimbang na daman sa day mo na-expect na hapot. Ay pagka siniram, pagka ginayo na maray. Ah, kapiriding sir buddy. Anong gatas at bigataw mo kaya? Gatas ng ina o gatas ng ama? Ha? Ay. Dahil ka muna. Yaw ka na? Siyempre, yaw na. Muna ko di katabi dyan. Ano itong nadaw ko nang ibig sa aki? Kasi aki, ano, aki mo yun o makwapo mo yun? Ha?
Kay, bako. Baka kisam. Kisam pala yun. Pero sa bagay, si Sam, dahil maaki. Si misis niya. Salaan sa imong pagsimba. Pero... Ang minor mo yan sa philosophy. Minor ko yan. Minor. Ang major ko iba eh. Ay, bati yan mama, parang tabay ta ka pero di kong Sir Buddy. Gari, nakapashare ka sa Metro Walk. Ano, naglakaw ka duman o nagdalaga? O nagpasarisid ka duman sa kanyan, slides? Naglakaw sa na siyempre. Buda, date na sarisid. Kaya riba ko sina ang kusam, you know, in company. Uh-huh. Para, you know, once in a while, eh ba sa imbitasyon ng ating SMPERD. Ambo. Namatindi. Binayaan ta kayo kasubanggi. Oo. Ano si siya nawalat-walat. Si siya nagbihid kang nawalat. The last two man standing, the last of the Mohicans. Uh-huh. Ang inyong panglingkod. Ambo. At si kaperiodikong si Papa Chen. Gari. Uy, si Papa Chen pala. Gari. Nasa Clown 9 ngunyan. Nasa pinaparitaan ko na ilinggo sa Facebook eh. Nasa Clown 9. Ay, masaya ito. Masaya. Alam mo naman si Papa Chen. Ang problema kan kung dahil nagaturorog ang mga iyan. Ayo. Dahil sa nasa Cloud 9. Ay, siyempre. Pero katurog mo na. Dahil mo na natakdag duman sa Cloud 9. Magkaturog ha. By the way, gusto para gusto kong nabatiyon si Sa. Mother, o the father ni Papa Chen. Si Mr. Marlon Bonape. As in ang mama niya. Oho, madam. Parang yun nakahimati yun eh. Nakalingawan ko doon sa pangaral ni si... mama ni ko. Ang talaga gorang na ko eh. Eh si Sam, ano nga? Ano ang pangaral, Sam? Ano pangaral ni? Oho. Kunyan, ni madam. May manaram ni Sam. May manaram. Anyway, ito ang Mr. and Mrs. Marlon Bonape. Yeah. Pinsan niya ni ano? Sendo, Regional Director. Yan, sa Santa Cruz. Oo. Oh. Pero kasubanggi, nakapira ka. So kapira ka subanggi. Iklaro mo ta round o kasi puro round. Puro ito round. Kasi nga nakapira ka round. Baga nakatulo ako busing, nasiraman ako yun, ang sarap pala eh. Ang tagal na eh. Tagal? Na-miss mo yung na-miss ko. Pero yung ano, beer yan ha? Oo. Bako yan so ano ha? So bigay-isip mo ha? Tulad yung pinatugtog ni Uncle Sam kanina. Aba yung book, ano, booking gira ba yun? Ano yun? Ni, kuhan, medyo kapilyo na kanta yun ha? Si Joey De Leon. Hindi si Joey De Leon, si Sorban yata ito. Sorban. Si Sorban. So, pinsan ni ano, ni Rodrigo De Cuatro. Ayan, oo, pinsan ito. Pinsan ba yun? Pinsan din eh. Sorban. Okay pala. Ang mother ni kaperiodikong Rodrigo Sorban. Oho. Taga by the way, by the way, bati yung kumamparan si Commander na gadangog ito, pati na so mga aki ko. So, apo, good morning po siya dyan sa West Garden. So, division. Phase 1, phase 2, and phase 3 ng mga gadangog. So, mga kan dyan, good morning po siya dyan, kabos. Di ko na sa saro-saroon tabi. Dadakol ang iba, di ma-mention si iba, mahirap na. Ta, ang masakit dyan, tapabaya doon ta ka na sa damage mo. Free plugging. Free plugging kung minimal. Kung minimal. Kung major damage. Major damage ko na. Medyo mabayad ka na kaya. Dito, simple, na-mention mo yung major. Uh-huh. Hindi lang ang nagkwanyan si Bino si Torres. Ano? Pati Trump? Na si President Trump, diba? It's a major. Beautiful inauguration. Yes. You know what? I'm very happy for this opportunity to serve the people of the America. Thank you so much for the opportunity and for your votes. And we hope that the America will bring back again to the great
into the greatness. Yes. And you Mexicans, you play the ball, I will build. Boy, matindi. We'll build the church. The church ba yun? Wall. The wall? Oo. Ano mo? Mali ang tataramo ni Donald Trump na mabuild siya ng wall. Is it wall as a structure or wall as in a relationship between the one country and another country? Well, the point is, to me, it changed both. Yes. It's widely manifested. Manifestation of not bridging the gap. Precisely. But barring the gap. Yes, so he is creating building walls and not building bridges. Yes. Uh-huh. Iguning magpartidarios. Sabay tanat araw ng mga puso. Ah, yes. Araw ng mga puso, magperiodiko. Bakong masanay para sa mag-relasyon eh. Yes. Oh, pati na. Even among friends, within family. Family. Husband and wife. Yes. And even among countries. Among countries. Yes, among countries. This manifestation of heart movement. Heart, what do you call that? Heart effort. Yes. To bring back the glory. The glory days, once in a while, na parang nagkaroon ng gap, di ba? Bako malangin sa nagkakamuruotan na mga lovebirds. Yes, oo. Kundi parang sa gabos. Sa gabos na. Na dapat nagkakamuruotan. Bako lang as lovers, but as in a relationship with the family and friends. Yes, and of course, as a fellow human being. Human being. Human being. Kung matugdog si kaperiodikong Donald Trump, narin daw tama interview si kaperiodikong Donald Trump. Sana ma-timing mo siya. Hindi, ikaw na interview ko. Too busy. Okay. You have to act as a Donald Trump. Uh-huh. And ma-act ako, apodong ko man si ano. Apodong ko man si ex-president Fidel Ramos. Yes. So, Mr. Fidel Ramos, are you ready to have your interview for the first time to the new president of the America, the very popular businessman and very what do you call that, very unpopular siya, di ba? Yes. Nagganahan sa Electoral College pero sa majority or popular vote hindi siya manalo by millions. So apudantado si ex-president Fidel Ramos. Mr. President, are you ready? Thank you very much. Very naibigla ka tabi. Kuhang, you know. Thank you very much, Mr. FB. Thank you very much for the time that we're going to talk to the President of the America. Anong sabi pa? Mr. Donald Trump, I would like to ask you why you're going to build a bridge in the Mexico. What is your purpose of doing that, Mr. President? If we are, your question is wrong. I am not building bridge. I am building a wall, you know. I'm building a wall. Yes, precisely. What is the paper wall? No, a cemented wall. Wall that will deter these Mexicans, you know, in coming into America, which will be bringing with them their, you know, drugs and related, you know, crimes, you know. Are you saying, Mr. President, that the Mexicans are criminals? Majority, but not all, you know. There are good, you know, Mexicans, I know. Majority? Yes. Are you sharing that the majority of the Mexicans are doing nothing or doing not good in the country? Well, some. May I change my position? Some are doing bad. Well, majority are doing good. Because, you know, there are good Mexicans, you know. Although I do not like President to answer, you know, my plan.
he is not willing in the Mexicans majority or not, you know, joining, you know, my plan. Well, that is their right, you know, as a Mexican, and I respect their position, but this is my position. I will build that wall, come what may, you know. Abo, matindi talaga istoryahan niya. Pero alam mo si President Trump, bako sa na ang manifestation kay ito kaperiodikong Sir Bada, si Mr. President FBR, a manifestation of kumbaga establishing gap between the two countries. Well, it seems to be like that politically or diplomatically speaking. Pero meron siyang punto, meron din siyang punto na sabi nga ng Philippine administration, yun ang palas, sabi, nire-respeto Duterte President Administration yung decision ng the new president ng United States, kung ano man ang mga kunian, nire-respeto niya ang sabi ng palasyo. Pero i-related naman sa February 14. Okay. As Heart Day. Aram mo, igwaning sarong pamilya na nagkakairiwal eh. Okay. Ang nangyari, magkataid na harong, nagpatugdok ning wall. Wall? Yes, okay. Between the, ano, the one house to another house. Pero magkapamilya sila. Dahil pero may nag-iwal eh. Siguro, pero may nag-iwal. Maka sa hatian ng properties or what? Yes. Uh-huh. Ngunyan, alam mo, igwaning aki, na nagpaluway-luway siya na nagpatugdok ning hagyanan duman sa likod na pinatugdok na wall. So, nag-iiriwan sa pamilya din dahi. Nag-iiriwan sa pamilya. And then later on, nakaisip sa sarong aki na maglaag ning hagyanan. Pasiring duman sa kaibong sa na harong. Kaibong, ayun. Anong lesson na mapwede mo kuabot duman sa aki, guys, persos na magigwaming gana na hagyanan, dawa na lang kay gwaning wall. Okay. Between the two houses. In my analysis, in my opinion, the sibling, whether a male or female, gusto niya na hindi makati yung family relationship. Kasi a divided house is not good, you know, especially yung family. Kaya gusto niya siya ang ma-bridge ng gap ng wall of animosity, you know, para maayos yung pamilya. And to me, that would be good na ultimately, although the situation is hypothetical, mangyayari yan din simple. And that is good. They should do something. Ibig sabihin, the old ones are, you know, enemies. Let the young people do their part, yes. And actually, grabbing cases na nag-iwan sa magurang, pero naman dapat maapektaran sa relasyon ng mga aki. Yes. Although, sa hiling ko, simple, generally speaking, nadadamay. Pero, magayon sa effort ning sarong aki. Yes. Na still na pupamigla siya, naglalapigot na magigwa magara ning communication. Okay, yes. And maitagpi magraray. Dawa na igwa ning wall. Pero at least sa pagi ni hagyan, pwede kang makalusot magraray. Yes, pero example is ganito yan. Oh. Assuming na that is the scenario, ang hapog. Yung sa kabilang aki, will they respond positively the same feeling with the other, you know, relative? Pero at least ka effort. Yes. Kasi kumbaga helping, kumbaga what do you call this? You are offering your hand. In other house, ano? Ibig sabihin, still, in due time, maabot ang panahon na magkagigamang kararin ng reconciliation. And ang February 14 is a time for reconciliation sa mga pusong nagmahal, nasaktan, okay, at huling magmahal. Ayun. Lagi yung romantiko ka siya. Pero anong theme song kapero di konservani? Kaya itong mga nagmamahal na may minamahal na. Yun ang talaga. Pero,
hindi na refer mo ba yung mga OPM? Sige na. OPM niya ni. Ini ang theme song ninda. Ayun. Aba. Aba ko iya, bako yan tadi, bako ya, bako ya, mali yan. Acha na yan, acha na yan, acha na yan, acha na. Na advance ka isang purchase. Ano yan? Siguro kang ikaw panahon ng mga periodo ng Sir Buddy. Aha. Na-relate mo sa diri mo ding diki Papa Chin Buda ki Chichay. Aha. Si Papa Chay. Aha. Aye. Ikong ba yan? Man, edi sabihin. Aha. Ikaw ng mga tao na nagmahal na pero nagmamahal pa ng iba. O nasa indang team so. Ah, yun ganun ba? Oho. Sabayan mo tabi ka periodo ng Sir Buddy. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako nang makilala ka. Buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka. Puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya iisa ang puso ko? Hindi naman natin maaaring hatiin. Sana dalawa puso ko. Hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawang puso ko. Hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo para pang sana dalawang puso mo. Ay, yes. Minsan nag-isip ka man kayang kaperyode kong Sir Buddy? Never. Kasi alam ko, lalo na usually, di ba, sa kasalan, may sumpaan doon. For better or for worse. And of course, that is infidelity. Kung magmamahal ka pa rin sa iba. Di ba? And fidel, minsan like Ramos, is loyal. You know, loyalty, you know. Fidel. Yes. Paano yung infidel? Masasama yun. Pero ang punto ng mga infidels, lalo na sa mga kapatid natin, mga Muslims, pag infidel, disloyal ka as a Filipino citizen or pinaglalaban ng Muslim, you know, nation or pero country. Kung igwaning chance na tawang kaning pagkakataon, magsabi si Malang Diyos, sige, ang tao, igibuhon kong duwang puso. Ano, matugot ka na. Na dawang puso mo. Parang hindi eh. Mag-o-object ako. Lord, hindi ka na nagiging Lord. Nag-evolve ka na. Aba. Diba? Kasi it will lead, you know, to problems. Personal relationship. Infidelity is not God's, you know, attributes, siyempre. Diba? Talagang nahiling ko sa iyo. Very loyal ka eh. Ah, yes. Oo naman. Siguro, gadaw pa na si... Siyempre, gadaw mo ito. Every time na sinasagot mo ako, pati na yung mga, kunatin, yung mga letter, love letter, no? O ba, yung nag-react si Commander nang umuwi ako? Ano yung love letter na pinagtamo kay Mrs. Mo? Kaya, tayo personal ka, Permi, nag-ilusyo kay Mrs. Mo. Basta... Dahil kailangan nakataon yung sa'yo mong love letter kay Mrs. Mo? Di ko matandaan, pero nagsurat ako yan, siyempre. Sigurado. Ano yung surat? Anong surat? Siyempre, aba, I love you, love you, love you, you know, ayan man siya na sumanda eh. Napano sa na, nang love you, so kunyan, so papel? Oho, na, gabawa ako ka, pero ang punto doon is, yung kung ano man yung laman noon, ang sumada niyo, I love you, ganoon. Oo. Matindi. Pero, aram mo, yung sinasabi na ano, igwa ko ning barkada eh. Na kan high school. Nagsurat kami no at yung maray daman sa sa ano sa kaklase. Ako magkaklase eh. Ah, ibang section. Lower level. Ah, lower level. Ngayon pagkamot eh nakatara. Kita ligaw tingin lang. Ligaw tingin lang eh. Mga pahatid ano po kaya mga tataramon mga pahatid ano lang eh. Pahatid tanaw? Tapos nga i-story ngayon. Sabihan mo nga ito na crush ko ngayon. Pero ang nangyari, parang pa yung gibuhan ta ngayon yung love letter.
Ayo. Oh, ta uso noon eh. During the olden times, you know, uso ang mga love letter. Sabi, ang introduction pa sa love letter. Mm-hmm. Mahal kong baka nagdadawag niya. Ay, pat, ano ba, buhay pa ba ito sa nagsura? Pinasurat sa iba eh. Imports, are you telling the, kwa, yung reality ba yan? Reality. Okay, okay. Inano ko sa introduction doon. Uh-huh. Yan ang halawig, ang discarding nga yan. Uh-huh. Tama na, pagpaligo-ligo yun. Yuta, diretso. 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 Okay, dear. Mm-hmm. Ang aking pag-ibig. Dapat may background yan na magayon. Oh, dapat, oh, dapat, dapat mayroon. Dapat. Oh. Dapat may ano na. Background natin magayon gayon. Natatay ko ng wala doon na, wala doon na. Dagaring iguling ka sarabay-sabay ding di. Natatay yun na nagsarabay-sabay na yun. Any lovers kayo ito? Si inabot mo na si Romnick Sarmienta saka si Cheryl Cruz. Ay, ay, yes. Oh. Mga sikat-sikat kayo ito, di ba? Kabataan nila. Oy, abangan po nindo, ha? Igwa kita ning promo. Bako man promo yan eh. Pampalamuti sa Valentine. So mga couple. Mga couples na pag-arayunan ninyo sa indong lambing. Kumbaga dapat ka-ideal sa indang ka-partner. Sa indang ka-partner. Ay, yun, okay. Whether mag-agom o mga lovebirds. Ah, lovebirds. Yeah. Interview ka mo digdi sa estasyon. Kasagot mo na sa indong date sa Feb 14. Dapat ay matindi yan na kwan. Pero magkakaigwan yung competition yan. Arena lovebirds or couple ang may pinaka romantic interview and relationship. Ayun, maganda, maganda. Okay, yan eh. Ang Saro Okay na Date, sponsor ni Kapiro din kung Sir Buddy. Ay, ganun ba? Saro man sa kuya. Ha? Ganun ba? Oo, kita ang ang sponsor dyan, uh-huh. So magayon nakaunan sa Katanduanes. Aba. And, po nang tama na mag-sponsor. So ano? So di ba ka sa may munisipyo ni Mirac? Ay rin dumahan ni Sinberge. So RHU? Kagabay na alala ko yung pinapag-usapan pati ng RHU yan eh. Anong kailangan nyo? Ano ito si Sinberge? Kaipuhan kasi ng lobo pag... Ayun yung lobo. Dema. Joke man lang ha. Ah, joke ba? Kasi baka pagalitan tayo ni Obial. Baka mag-distribute siya ng mga lobo sa Valentine, ha? Wow. Happy New Year! Happy New Year! Sa inyo ko po, nagadang ang magtawi. Happy New Year! Ay, ano ka na? Ano sa istorya ko sa bago? Ituloy mo. Ay, araw ka na. Tapos ko na. Yung letter. Yeah, dear, alimama, may sample kita. Uh-huh. Dear Cheryl. Uh-huh. Ang aking pag-ibig ay nananalaytay sa aking mga ugat. Aba, matindi. Sana huwag mo akong bibiguin. Aba? Kasi pag binigo mo ako, baka mawawalaan ako sa mundo. Aba, Kaya ka, kapero hindi kong serbado yung diskarte niya araw kaya. Mauho ka o, day? Day. Nata. Kasi parang umpisa, may threat na eh. Parang makukontrol ka na. Pag nagbigay ka niya, patay kang bata ka. Kukontrol ka na eh. Sa mga araw yan, hindi ka magpadara sa ano, no? Sa araw ka ng mga diskarte. Kasi ang strategy ito, sigurista na yung babae, hindi makakasagot ng hindi, kundi oo. Wala kang ibang choice, kundi oo. Oh yes, oo. Oo. Yung parang maulo, oo. Kung sa aki, mararan sa'yo. Kasi sa mga namamahaw tabi ah. Mararan dila mo. Pero di ko sa'yo. Ganun ba? Well, sorry tayo dyan. I'm sorry. I apologize, you know. And naman so dahil pang mga kunyang-kunya natatarget. Mm-hmm. Yan. Mag-double time. Paso mo nagkamali pala ito? Paso nagkamali pala. Okay lang yan pag nagkamali.
nakikisin ni ka at sila. The ultimate full-service salon for men and women is here in Virac. Heads and Face Salon and Body Spa. We offer complete hair care services from haircuts to coloring. We do it all. Milk rebonding, hair perming, hair highlights, hair and scalp treatment, hair spa, hot oil, hair reborn, keratin, hair waxing, hair and makeup, hair reconstructing, hair rebonding, hair relax and hair extension. We also offer facial treatment, face waxing, legs waxing, body treatment, bleaching, body massage, body scrubbing, sauna bath, arm bleaching, underarm bleaching, knee bleaching, threading, eyebrow shave. And for your nail care, we offer nail art, foot spa, manicure and pedicure. All products are approved by BFAD. Heads and Face Salon and Body Spa. Located at San Roque, Veracatanduanes, near Virac Cathedral. For details, look for Ben. Leave all your stress and strain behind and drift away with our beauty experts. At Heads and Face Salon and Body Spa, you can expect superstar treatment. Heads and Face Salon and Body Spa. Nauog pa po kaming ibareta sa inyo na nagbukas na po ang pinakabagong panaderiya ng bayan. Ang tinapayan na sa inyo babalik-balikan. Opo, yaon na po ang Batalay Bake Shop and General Merchandise. Batalay Bake Shop and General Merchandise. Digdin nindo, mababakal ang masisiram na klase ng tinapay. Lalo na ang sa inyong paboritong pandesal sa pag-aaga, sliced bread, asin na kulong pang pagpipilian. Batalay Bake Shop and General Merchandise. Sa Tubangas na, Kadradyo Periodico, Debra Street, Eastern Cavinitan, Virac Catanduanes. Batalay Bake Shop, Batalay Bake Shop and General Merchandise. Your daily bread.
Patalay Bake Shop and General Merchandise. We bake different kinds of cake and different occasions, such as fondant cake, specialized birthday cakes, royal bibinka, puto cake, custard cake, brownies, chiffon, taisan, banana cake, black forest, brazo de Mercedes, egg pie, pianono. Patalay Bake Shop, Bradswan, soon to open at Barangay Karatagan, located in front of Fiat House. Fast, convenient, affordable, enjoyable ride. Welcome aboard. Silangan Express is ready to serve you. Biyahe mo, sagot ko. Silangan Express for your safe and fast travel to mainland Bicol and vice versa. Silangan Express, maaasahan mo talaga. Nag-enjoy ka na, nakamura ka pa. Alas 7 ng umaga, umaalis sa San Andres Port patungo sa Tabaco Port. Alas 12 ng tanghali, aalis naman sa Tabaco to San Andres Port. Isa't kalahating oras, naruroon ka na sa paruroonan mo. Iyan ang Silangan Express. Biyahe mo, sagot ko. Sakay na! Alright, sakay na! Maybe ibang ngunyan ng fast track, pero hindi ko sir, Bobby. Oo, igwa. For 3 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Oy, may dagdag na biyahe po ang Cardinal Shipping Line. Kung sain, susatuyang pangarap na igwanan ning biyahe ning aga hali daman sa Tabaco ma realize na biyahing Dirac is buying Tabaco Dirac, buying Tabaco to Dirac ato Dirac magtatagbuan yan yung mga tagbo. Okay, okay. Well, that is good news sa mga pasahero going in or out. Yo, maganda yan. Dati well, baga alas 7 mabiyahe ka ng fast crap mahidali ka tanga ni mga pag-opisina ka naabot ko naman mga 9 o'clock so yes. 7 to 8:30 tabot ka sa Tabaco. Kung sa Tabaco ang opisina mo, outright. Well, simple. Padulong ka na eh. Yes, that reminds me, simple. Di ba sa Taguntong, Makusog? So, ibig sabihin, kaya, makusog na party dyan, kaya yun. So, Bakong Dirac, Bakong Dirac, San Andres pa rin. San Andres pa rin. San Andres. Ayun. So, biyahing Tabaco yan. Abangan po nito kung noorin yan, ta-i-announce siya mantig sa radio periodiko. Sa mga impormasyon pa. Ako lang bagay sa katanduan na siya. Yes, oo. Hindi ba nag-invest? Mga gustong makarating agad, makaalis o makarating sa katanduan na siya. Abay, pabor yan. Grabe ang paborable kayo sa mga nag-opisina. Yes, oo. And mga fast transaction. Yes, oo. Dahil ka na mahalat ng maghapon, tanganin na makapagbiyahe ka. Makapagbiyahe. So, pwede ka magsakay ngayon ng aga, di magbalik ka, dumang ka sa Calix na magsakay pa balik, ano? Correct. Ng alauna. Anyway, ang punto, makaabot dito, maski medyo matagal. Sa bagay ka rin, may biyahe. Pag biyahe niyang alas 7, maalauna naman di mahali, o alas 12, pwede makabalik ka kaagad, ano? Makabalik ka agad, oo. Well, takulang po niyan, convenient yan sa mga pasaheros. Yeah. Lalo sa mga businessmen, related, you know. Nakulao na bagay yan. Alam mo, pangarap yan kang dakul na mga nag-o-opisina. Si Attorney Kuan, Attorney Comelec. Si Attorney Bunao. Si Ma'am Bunao. Bunao. Di ba? Saro yan sa pangarap din na. At least, kasi from Tabaco yan, outright makabot ka, ano? Kasi, actually, dakul yung mga taga-mainland Bicol na nasasakitan kasi di ba mauli ka ning ano? Mauli ka ngayon Sabado. Mabalik ka na naman yung Domingo. So, medyo bitin mo. Bitin. Kung yan, daw magbalikan Lunes na aga, walang problema. Kasi dikit lang naman ang pwedeng late mo eh, di ba? Yes, dikit man sana. Kung mas magayon, alas 6 magbiyahe ang fast track para makaabot ni mga alas 8. Yes, O di 7:30 o yan na. O di marahe-rahe ang buhay. Marahe ang buhay. Well, you know, thanks to the visionary or, you know, business acumen of Silangan group of, you know, businesses. Sino ba ang kwan yan? Sina Mr. Tariman? Tariman, Mr. Tariman. Yeah, well, congratulations Mr. Tariman sa sendong good business acumen. Pabor sa mga pasaheros. Yes. Actually, kung sarong, may nakaulaw ko ito na sarong official kan probinsya na balak mag-invest ng another fast craft from Virac to Tabaco. Sabi ko, ang suggestion ko, sabi ko, no need na. Kaya kung ano yung mga private entity na pwedeng mag
mag-invest dahil nakaipuhan yung competition ng government. Yes, oo. Ang government, napasok lang kung dai na nag-invest na iba. Mag-facilitate na lang, facilitation, regulation. Di ba kay ito? Mag-competition. Kan panahon, kaperyode konservadi. Di ba sadit-sadit pa yung parang barge na nagbibiyahe kayo? Yes, oo. Kaliksta pa ba yun dati? Oh, hindi ba kaliksta, no? Mayong, di ba sa Londres? Oo. So, sadit sa naman. So, kaliksta, oo. Oh, kaliksta ito. Kaliksta din ba yun? Kaliksta ito. So, sadit sa naman. Ayaw pa naman pa ni na Mayor Aguat. Panong-panong ni Versailles dati, yung matanda, si Ambassador. Diba nag-start yun eh. So then, tamang-tama, pumasok na rin ang Coa Group of Companies. So nadagdang pipe niya Francia Shipping. So gradually, nag-improve ano, yung transportation sa Katanduan. Kasi kayo, halos andara mo lang na basket, yun siya nadaradara mo. Ngunyan, nakakarga na ang gabos ng mga bases. Nadaig kang hassle. Ah, yes, direkta na sa Katanduan. Direkta na. So, magayong magang transportation tal, air, land, and water. Okay na, umi-improve na. Yan ang kaipuhan sa mga isla. Yes, para mapabilis yung socio-economic development. Nandito ko lang tabang din. So, Oraldo, na pagbiyahin ng Cebu Pacific. Yes, oo. Yan, sarupaan. Nadagdagan na ano, ng flight eh. Sana managdagan din. Sana managdagan din ng another company para may competition. Yes, oh. Pero kaya daw isang purge yung ano ba yung tawag yan? Yung people, yung traffic, yung passengers na kayang mag-commute to and from. Ayun sana. Kasi titingnan yung feasibility study. Kasi kung dahil man kaya ng duwa o tulong dati baga kasi ikaw kita ng Asian spirit. Yes, oo. Ikaw kita ng Saropa, so nagbiyahe ka ito. Yung another one. Almost tuluyan dati. Kaya lang in due time, pag nagdakul na ang investors and tao sa Katanduan, eh, siyempre nakulang bagay. Nakulang bagay yan. Later on, darating yan sa puntong yan. Kumisang ma-depender kasi yan sa situation and yung attractive, kumbaga pag attractive ng Katanduan. Yes, kasi so sa punto ng turismo, ano, para okay yan. Also in on business, other business aspects, yung malaking tulong yan, isang birds. Yeah, nakulang bagay yan. Nakulang bagay. Anyway, sa mga parantabay ta, nakulang bagay mga nangyari. Transportation and communication, nakulang bagay. Sarap pang ma-resolveran, tanabar down naman sa PLDT, na pagkabalik giraray. Yes, importante yun eh. Marinas, importante yun eh. Dapat. Alright, oy duman sa mga sports enthusiast, oy abangan nyo ha, may mga tips si Kaperyodikong Ramil Soliveres sa duman sa programa ng Alas G's and si Jinky, ano? Alas G's, di ba? Alas G's yung periodiko sa radyo. Sabi niya, ikaw siya ng mga tips manungkot sa pagkamot. Anong love experts si Kaperyodikong Ramil? Experto siya dyan. Love tips. Experto sa pagkamot. Marami yung pag-ibigin ni si Kaperyodikong Ramil. Yes, kasi yung pagiging novelista niya, about mga romance yun eh, ang mga novels niya eh. Gibuhan mong feature si Kaperyodikong si Papa Chen o da si ano, gibuhan mo ng kwento naman sa feature ano. Anyway, 50 minutes makalipas pong alas 6, sa akin kita ma-interview. Pero ang Katanduan is baga almost nasa pangtulo sa mga binibisita sa Bicol Region. Dagta nga na Sorsogon, sa tourist mate. Ganun ba? Mga tourist urbans. Magayong na senyalis yan. Although tinamaan tayo ng mga highly controversial issues. 2016 yun. 2016 and 2015. So, sa ngayon, nakakakuan na kita. Well, that is a good sign for 2017, the year of the fire roster. Maganda yan. That is good kasi sa employment, makakatulong. Pati lalo sa negosyo, malaking kuan yan sa entertainment industry. So, Miss Universe, na ipang natutunawan. Sabi rin di. Naka-inlove naman po, usapan niyo. Kanina po ako nakikinig. Bing ng paho. At ba sakipalintayos niyo po sa inyo. Thank you, Bing ng nagapaho. Good morning sa inyo yan, your family. Naka-inlove na sa istoryahan ta. Iyo. Ayon na parte naman. Ha?
Ano na party naman? Siyempre, sa mga positibong party, mga, you know, sign of concern, basta pagmamalan, loving. Oh, John Porte, nagdadawag dyan sa West or sa Ocean View Subdivision. And good morning, Sir Ferge and Sir Barry. Nakatutok masiram, pamahaw tinapay na binditado. Kanilaria baga ngunyan. Kandilaria. Pag sinabing kandilaria, kaperyodi kong Sir Barry, ano yan? Parang church ritual yan na hindi ko kabisado. Pero ang aram ko, pag kandi, umuulan talaga. Kandilaria. Tapos parang kinukrusan sa angog. Iyan, isang bird? Iba ito? Iba. Ay, iba ano, no? Kalat ka. Yung kinukrusan sa angog ng mga Katoliko, iba ito, no? Amay man. Pibrahan. Amay, ah, yes, amay. Ah, i-verify ito. So, ah, yes. Hindi ako very familiar. Basta, kaido pa, na Catholic Candelaria. Candelaria, yes. Oh. Baka man si Kagawa na. Oho. Pakibati man tabi po ang Sora Family sa Big Double A. Happy listening dyan sa Biga. Ang dami ni Sora dyan. Meron akong kilala yung brad ko sa Knights of Columbus. Si District Deputy Jojo Sora. Hello, Brother Knights. Meron pang ibang Brother Knights dyan. And of course, lahat ng Brother Knights dito sa District of Catanduanes. Sabi ni Miss Nelia. Council 4266. Matindi sabi ni Miss Nelia. Good morning po, Sir Fresh and Sir Buddy. Una ko po, nag-overtime ka na naman. Araw, napasiram sa restoryang kasuhabang ni Kasabanggi, napasira. Yes. Kaya si, ano, doon sa Metro Walk, sabi ko, gari, nga rin, nga mo lamang ning, ano, makahiling man lamang ning dikit na liwanag. Ganyan, si kaperiodikong Arvin Klein, din nakaprograma, ito pala, aldaw ning paghugas niya ganyan. Ayun, wash day. Wash day. Okay. Kung araw kung ano paghugasan niya. Iyon nga, sabi ni Uncle Sam, kusabago, kung ano yung gahugasan. Yeah. Alright. Yata, sabi ni kaperiodikong Uncle Sam, yun nga yung problema ng mga soltero. Ayun. Kung minsan nakaling ang maghugas. Kasi precisely, talagang ayaw magpasabit sa mga babaeng may sabit. Yung ganun. Masa diba? Medyo machabit. Alright, basta rin pwede hindi pangapunan ha. Duman kita sa update kan na no? Kan ako niyan, high ng kuryente ko niyan. Grabe nagapot. Kumpira ng porsyento. Kumusta na raw sa Barasi and Higmuto? Kung igunanin ko, sukat pa nung sipag yung nila. Importante. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Kaya marami na witness at natahanan. Ramdam mata pinaluha, ramdam puso ng tinagata, ubagyo laywan mo ako. Hoy, update niya to sa bagyo ha, naman sa mga sa kuryente. Nasa 72% na restored Katanduan sa province-wide. Pero naman sa Pandan and Karamuran, 100% na. Pero hindi ko sa brother. Very good. Kasi hindi naman ito talaga tinamaan ng malakas na pananalasa ni Nina. Kaya talaga mapapabilisan ni Sinterb. Buna ang kagayon na duman, at least aduman susuway ko sa partigan na Karamuran. Yes, parte ng Karamuran. So ito naging shock absorber. So konektaryo ng Pandan, yung service ng Karamuran. Ayun, yes. Neighboring town. Ang medyo lugi digdi, ining kwan eh.
ang San Miguel, almost 5% pa lang ini. Pati yung Barasa and Higmoto. Yes, oo. Out of 9. Sa Rinconada area. Out of 9 pa lang sa Higmoto. Dua pa sana ang may ilaw. Ayun. So, presently siguro sa sentroan, ano, na poblasyon. Sentro. Sentro. Alright. So, anyway, sabi nga ni nakulang bagay din yan na padagos ang pagsagibo ng lakdang kang piyang kang fisaw ko. No, yes. Na dakulao na marang epekto sa buhay ng tawan na yung kuryente. Talaga, kung ang kuryente din, grabe. Yes, oh. Lalo na nasanay na kita. Lalo na sa punto na family, individual household, lalo na sa mga negosyante is impaired, malaking kabawasan yan sa, you know, supposedly na kinikita ng negosyo. Kung ano man yan, na nangangailangan ng kuryente. Alright, maraming winasak na tahanan itong bagyong ito eh. Maraming pinaluha. No, yes, oo. Kasi nagkawararaanin na yan. Pero ikaw man yung mga nag-urugma. Diba? Kasi itong mga dayong mga atop, nagkaigwan yung atop. Atop, simpa. Simpa. Oh. Yero pa. Oh. Kaya, sabing, sympathy. May sympathy. Itong inapon na social justice. Social justice, yes. Those are lesson life should be more. Should have more even in times of calamities, you know. Should have more and in low. In low, sa lay. Hindi pagdagala ng S, ha? In low. Sa hindi in low, sa kasi bawal na yun. Oh, infidelity, you know. Those are lesson life should be more in loss. In dalawa kasi depende sa interpretation. Depende sa interpretation. Sabi ni social justice. Yes. Sa mga dai dapat iguaning igwa sa batas. Yes. Pinapantay tabi ng gobyerno sa pagiging social justice. Itong mga dai. Equalization of resources. Yes, correct yan. Yeah. And actually, that was articulated by former President Ramon Magsaysay. Kung hindi ako nagkakamali, diba? Parehas man ito naman sa Biblia. Ang mga nasa baba, itataas. Ang mga nasa taas, ibababa. Yun ang nangyari sa bagyo. Ayun. So, yung mga bintaas, naging bintana na sana. Oo. So, dahil mga bintana, nakigwa pa ng second floor. Yes. Pero, I don't agree na masasabi natin na ang mga bagyo o sinina naging equalizer. Hindi, ayaw ko. Balancing eh. Oo, balancing. Alright. Maparang matabi kita ka, pero di ko, sir, buddy. Tala siya tayo naman. Ayun, ang bilis talaga. The first part. How time flies indeed, isn't it? Yes. It's only 12 to go before most awaited February 14. Yes, malapit na. Araw ng mga Piuso. Piuso nagmamahal. Kasi so yung nagmamahal at Piuso ang mga nasasaktan, medyo masakit yun. Makauri yun eh. Alright na, para muna kita tip mo remente sa digit na oras. Mabulta kita para sa Balita Alas 7. Di po sa Radyo Periodico Online Barreta. Ding Sorena sa Radyo Periodico. Tikman ang kakaibang sarap ng pansit kinalas. Sa pansit kinalas at iba pa, bukas yan 24 oras. Matatagpuan sa Corner Airport Road, San Isidro Village, Verac, Catanduanes. Sa pansit kinalas, sa amoy pa lang, takam na takam ka na. Matitikman ang iba't ibang paborito. Pansit kinalas beef, whether plain, with egg, and special. Meron ding ordinary and special beef bulalo. Meron pang top silog, tosilog, bango silog, tinap silog, lugaw plain, with egg, and lugaw special. Kung gusto mo ng bangos galing dagupan, available yan dito. Marinated, rellenong bangos, boneless tinapang bangos, famous alaminos longganisa, at lumpiang Shanghai. Pansit kinalas at iba pa. Owned and managed by Mr. Raul Ikamen. Contact number 0929-504-6253. Ano pang iniintay mo? Tara na sa Pansit Kinalas at iba pa. Sa Pansit Kinalas, mapapaulit ka sa sarap! Affordable catering services by
Dito ka na sa Wedding East Catering Services. Wedding East Catering Services offers the following: catering and food to order, catering services for all occasions like wedding, baptismal, conventions, seminars, birthday party, anniversary, and other special occasions. They have food to order like pasta and noodles, main dishes with minimum order of at least 20 persons. Also offers videography and photography. For more details, please contact at cell phone number 0920-219-3237 and 0949-962-8538. Wedding East Catering Services, owned and managed by Imay Molod Clarianes. Wedding East Catering Services, located at Marcelo Alberto, Virac, Catanduanes. Tasty bread, pandeligas, pipan de coco, monay, puto pao, ginoguan, custard, puto brownie, sipon, cake, donut. Babe, garina go ora pro nobis ka na dyan. Ano, matinda ka na din tinapay? Babe, pinagpabudget ko lang ang Royal Lotang Consumo sa tinapay. Araw mo na paborito ni Junior ang tinapay. Kaya dapat, iba-iba urual daw. Day ka masibot, babe. May nahiling akong tinapayan. Duman kataning katalipapa sa biga. Duman gabos ang inahanap pong an. Talaga ka, babe? Masiram, managong, amot kaya ang presyo. Marana sa Pandan Bake Shop. Pandan Bake Shop. Makukuha sa kataning kantalipapa, Bigaa Veraca Tanduanes, Harani sa National Road. Pinamamahalaan ni Miss Fean B. Baltazar na may contact number na 0947-718-5618. Bukasin na poon alas 6 nin aga, sundong alas 9 nin pagkabanggi. Pandan Bake Shop, we give you the best of our best products. Are you looking for your office uniform, school uniform, DLC uniform, as well as party gown and the most memorable and fantastic bridal gown? You can have all this at MERS Boutique. MERS Boutique, your satisfaction is our business. So what are you waiting for? Visit now at MERS Boutique at Manuok, Veracruz, Tanduanes, near 7 Adventist Church. And look for Miss Maria Mercy Safe. MERS Boutique, quality is guaranteed. For more information, contact 0929-246-4730. MERS Boutique. Imagine escaping a life of slavery, and the only way to stay alive was to run. Traveling north over thousands of miles of rugged terrain and through dangerous territory destined for a land of freedom and equality. Now you can experience the final few miles of north of the Underground Railroad. To freedom. Today's best music. 96.7. Great variety from yesterday and today. 96.7. LLBFM. Ang bagong paborito. Mamay balita, alas 7. Balita, alas 7. Kalipunan ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Catanduanes. Hatid sa inyo ng Bicol Periodico in the service of the Bicolano Worldwide. Oras natin, ganap na ang 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Catanduanes Eye Center, the pioneer cataract surgery in the Bicol region and Southern Luzon. Located at Santa Elena, Veracruz, Catanduanes, sa tapat ng Rockdale Inn. Sa headlines ng ating mga balita ngayon, 27 barangays sa bayan ng Veracruz dineklarang drug-free. Provincial Library ng Catanduanes o kopahin ng PNP Virac. Extension sa business permit kinatigan ng LGU. Samantala, assessment ng Viselcon sa pinsala ni Nina umabot na sa 52 million pesos. Sa balitang pangriyon, nakalerto sa ngayon ng PNP Regional Command sa posibleng opensiba ng NPA matapos ang ceasefire suspension. Sa ating balita sa Ibayong Dagat,
Para sa balitang showbiz, Beyonce, kambal ang pinagbubuntis. Sa ating balitang sports, Alaska Aces wagi kontra sa Rain or Shine. Yan ang headline sa ating mga balita. Ang detalye makalipas ang ilang patalasas, huwag po kayong lulubay. Ito ang balita alas 7. Fast, convenient, affordable, enjoyable ride. Welcome aboard. Silangan Express is ready to serve you. Biyahe mo, sagot ko. Silangan Express for your safe and fast travel to mainland Bicol and vice versa. Silangan Express, maaasahan mo talaga. Nag-enjoy ka na, nakamura ka pa. Alas 7 ng umaga, umaalis sa San Andres Port patungo sa Tabaco Port. Alas 12 ng tanghali, aalis naman sa Tabaco to San Andres Port. Isa't kalahating oras, naruroon ka na sa paruroonan mo. Iyan ang Silangan Express. Biyahe mo, sagot ko. Sakay na! Affordable catering services ba? Dito ka na sa Wedding East Catering Services. Wedding East Catering Services offers the following: catering and food to order, catering services for all occasions like wedding, baptismal, conventions, seminars, birthday party, anniversary, and other special occasions. They have food to order like pasta and noodles, main dishes with minimum order of at least 20 persons. Also offers videography and photography. For more details, please contact at cell phone number 0920-219-3237 and 0949-962-8538. Wedding East Catering Services, owned and managed by Imay Molod Clarianes. Wedding East Catering Services, located at Marcelo Alberto, Virac, Catanduanes. Balita alas 7. Balita alas 7. Kalipunan ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Catanduanes. Hatid sa inyo ng Bicol Periodico in the service of the Bicolano Worldwide. Oras natin, ganap na ang 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Sajikaima Welding Shop and Construction Supply na matatagpuan sa Kabinitan Highway, Virac, Catanduanes with telephone numbers 0908-153-5343 and 0927-432-4280. Mula sa News Center ng Radyo Periodico, kasama mga Radyo Patrol reporters, ako po si Freddy Brizo, ang inyong mga kasama sa pagbabalita. Sa unang bugso nating balita lokal, 27 barangay sa Bayan ng Virac deklaradong drug-free. Mula sa 63 barangays na ideklara na ng PNP Virac, ang mabot sa 27 barangay bilang drug-free itong nakalipas na buwan. Sa isinagawang barangay meeting com awarding ceremony on drug noong Enero 31, kinilala ng PNP Virac sa panguna ni Chief Police James Renatay at Virac Mayor Sammy Laines ang mga barangay na malaya na sa droga. Ang natunang hagbaya bilang pagtalima ng PNP sa Project Double Barrel Alpha, isang malawak na kampanya ng PNP sa ilalim ng Duterte administration. Sa naturang pagkakataon, pinuri naman at pinasalamatan ni Mayor Sammy Laines ng LGU Virac ang lahat na punong barangay at barangay council na tumutulong at patuloy na tumutulong sa naturang kampanya para mailayo ang mga residente sa epekto ng droga. Nagapila ang alkalde at Chief Police na panatilihin ang kampanya at pakita ang buong suporta sa mga kampanya ng PNP para sa pagpapanatili ng pasiorden sa naturang bayan. Sa kabila nito, nakasabay din pinasalamatan ng alkalde ang mga punong barangay dahil sa walang naitalang casualty sa nakalipas ang bagyong Nina sa bayan ng Virac. Oras natin ganap na ang 11 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
Ang oras na yun, hatid sa inyo ng Big Apple Resto, now serving short order in Lugaw. For takeout, dine-in, and pulutan in the morning, Big Apple Resto located at Santa Elena, Veracruz, Tanduanes. Sa tapat lamang ng Rockdell Inn. Samantala, sa ating balita, sa ating balitang panrehiyon, dumako tayo sa Regional Center. Nasa linya si Radyo Patrol, kaperedigong Jinky Tabor. Magandang umaga sa iyo. Please, go ahead. Magandang umaga, SM. No? Mula dito sa probinsya ng Albay, nakuha natin ang nirelease na statement ng PNP at Philippine Army kaugnay ng pagkakakansela ng ceasefire bunsod sa hindi daw nasusunod ng gobyerno ang mga ipinangako nito sa CPP-NPA. Sa pinalabas na statement ng dalawang ahensya ni gobyerno, mananatili ang kanilang operasyon at ang tinatawag na SOMO o ang operasyon ng militar kahit na nga dineklara na kanselado ang unilateral ceasefire na ito ng CPP-NPA. Wala pa daw umanong kumpirmasyon ang nasabing grupo katapod ng nasabing pahayag ng isang ng spokesperson mismo ng CPP. Samantala sa rehiyon na SM, ano, nahuli ang isang barangay Kagawad kaugnay ng ng illegal na droga sa barangay ng Irasina, Sorsogon ng operatiba ng PIDEA at Delta ng Sorsogon. Base sa ulat na nakuha natin mula mismo sa team leader na si Adrian Fidaldi, si Bacolod, nakuha nila ang iba't ibang drug paraphernalia at pinalihin nila ang Shabu SM, ano, na nagkakahalagang 65.691 na gramo at nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso o 400,000. Ang nasabi niya Kagawad nakatira sa barangay Manbon, Irasina, Sorsogon. At sinasabing top notcher ito, SM, ng election sa kanilang barangay. Ang suspetado na pinangalan ng si Aaron T. Hingordia ng barangay Manbon, Irasina, Sorsogon ay nakatalaang kasuhan sa pakan ng kaso ngayong umaga sa pagbalga sa Section 11 and 12 Article 2 ng RA 9165 sa Magutami actually sa bayan ng Sorsogon at pagdating ng Sorsogon para sa pag-inquest sa nasabing suspected. At ang mga balita para sa ating probinsya na patuloy na tinampakan ng kaso ang ating gobernador at ang iba pang ang dalawa pang lokal na opisyal ng Virac Catanduanes kaugnay ng pagkakapaslang sa isang media man na nagnangalang si Larry K. Base sa nagsampa ng kaso, ang common law wife ni K na si Adeline Paglilinan, inakusahan nito ang katanduan sa governor na si Joseph Fua, Virac Mayor Samuel Aynes at barangay small chairman Hilario Sarmiento sa pagbalga naman sa Section 3 ng RA 3019 o mas kinala sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct at ng fee sense. Sa kanyang reklamo, SM, alam sinabi niya Pangilinan na noong November 26, ang drug laboratory sa barangay Small Palpa sa Virac na diskubre ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa pamamagitan ng isang search warrant na pangalanan na si Kuwa. Muling na pangalan ng si Kuwa, ano, sa paglalabas ng balitang ito and Togla FM? Yes, go ahead. SM. Muling nagpunta ang kwento kugnay ng pangalan ni Governor Kuwa sa kanyang pagkakasangkot umano sa illegal drug trade sa probinsya. Simula nang madiscover ang drug laboratory, nagsimula si Ken ang kanyang sarili investigasyon na nagresulta sa pagkakabas ng kanyang Catanduan News Now newspaper noong December 13 hanggang 19 at sa kanyang susunod na paglabas ng Yes, kapirado mo, Jinky. Yung location mo medyo choppy. Ano ka nang move ka ng konti? SM? Yes, go ahead.
ultimate expose kaya kung saan mapapangalanan din daw ang ating gobernador at maikukwento dito ang historia ng pagkakasangkot sa illegal drug trade sa Catanduanes ng gobernador. At ngunit yun nga, namatay nga ang publisher ng Catanduanes News Now. Sa kasong sinampa ni Pangilinan, nireklamo na na wala daw aksyon o mabagal ang aksyon ng gobernador. Kasali na rin ang mayor ng Virac at mga kapitan mismo ng Palta Sumpal. Ito pa rin natin na SM pa kung makamagiging gusto ni Governor kung hindi pa tayo nakakapasok sa linya niya. Sinusubukan natin tawagan na kanina. No? Kapalikong Jinky, naisampa ang kaso, kailan naisampa sa ombudsman? Medyo choppy yung linya mo, no? Pero at least makuha natin kung kailan naisampa and anong naging aksyon. Sa bagay kung naisampa pa lang, syempre magkakaroon ng aksyon, papasagutin niya ng gobernador at saka yung mayor and kasama yung kapitan. So bali tatlo ang kinasuhan, kaperyodikong Jinky. Yes. Nawala si kaperyodikong Jinky, ano? So tatlo ang kinasuhan, ano, ng common law wife nitong si Mr. Larry K na si Edraline Pangilinan, kung saan ito ay ang kaso laban kay Governor Joseph Cua, Vice or Mayor Berac Mayor Sammy Lainez and Palta Small Berac Chairman Hilario Sarmiento. Itong violation on Republic Act 3019, otherwise known as Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Grave Misconduct in Nonfeasance. So, administrative case ini, ito against doon sa mga public officials dahil sa sinasabing kumbaga nagpabaya doon sa pagkakadiscover ng drug laboratory. Abangan natin yung mga detalye niyan at ganun din pahayag ng mga concerned officials na kinakasuhan sa ombudsman. Oras natin ganap na ang 20 minutes magalipas po ang alas 7 ng umaga sa mga bugso pa ng balita lokal upang mas pang mag-iepektibo sa kanilang trabaho ang PNP Virac. Ang Provincial Library ng Catanduanes ang magiging bagong tanggapan nito anumang oras mula ngayon. Ang Provincial Library ay matatagpuan sa tapat lamang ng EBMC at katabi ng Camp Francisco Macho kung saan dito pansamantalang maninirahan ang PNP Virac para sa kanilang opisina. Ayon sa impormasyon, pumayag na si Gobernador Joseph Cua na okupahin na muna ng Virac PNP ang naturang lugar kung saan ito ay malaking bagay para sa kanila dahil halos ngayon ay halos congested ang kanilang tanggapan sa bahagi ng municipal building, sa gilid ng municipal building ng Virac. Dahil sa pagdami ng bilang ng PNP personnel sa Virac, halos congested na rin ang PNP office. At ayon kay Mayor Lainez, merong dagdag na PNP personnel na itinalaga ang regional office kung kaya't hindi sapat ang lugar sa nasabing operatiba. Ang kasalukuyang tanggapan ng PNP ay magiging satellite office na lang o magiging tanggapan umano ng mga traffic enforcers at iba pang mga personahe ng PNP. Dahil sa naturang hakbang, inaasang mas pang mapapaigting ng PNP ang kanilang kampanya para sa mas pang malawak na proyekto at kampanya, lalo na sa pag-mantine ng peace and order situation bilang capital town ng lalawigan ng Catanduanes.
21 minutes makalipas po ang alas 7 na ang umaga. Sa mga dagdag pang balita, lokal extension sa business permit, kinatigan ng LGU. Ito ay pinalawig ng lokal na pamahalaan ng Virac ang deadline para sa renewal at pagkuha ng business permit ngayong buwan ng Pebrero. Ito ay matapos aprubahan ng sanggol ng bayan at punong ikutibo ng Virac ang resolution number 2017-0113. Kaugnay nito mula sa orihinal na Enero, magiging deadline ito sa darating na Pebrero 28 sa kasalukuyang taon. Nangangahulugan ito na walang magiging penalty, surcharge o interest ang renewal ng business permit sa bayang ito. Iginatuwa naman ng mga negosyante ang natunang hakbang, lalo pat malaki ang pinsalang hatid ng Bagyong Nina sa lalawigan ng Katanduanes nitong nakaraang December 25. Samantala sa ating huling kabit ng balita lokal, assessment ng Viselco sa pinsala ni Nina umabot na sa 52 million pesos. Mabigit gumula ang 52,825,668 million at 22 ang pinsalang naitala ng Viselco dahil sa bagyong Nina nitong nakaraang December 25. Sa pinakuling datos ng Viselco kasama sa mga malubhang naapektuhan ay ang 107 transformers, 1,379 na poste at 148 na poles leaning. Mula sa kabuuan 315 barangay sa buong Katanduanes, 214 pa lamang ang restored at ito ay umabot sa 67.94%. Kung saan ang bayan ng Pandaan at karamuran pa lamang ang merong 100% na naibabalik ang kuryente. Samantala mula sa 11 bayan, tanging ang mga bayan ng Baras at Higmoto ang may pinakababang porsyentahe na naibalik na ang kuryente. Ang Baras merong 29 barangay, subalit 7 pa lamang ang naitatalang nai-restore na ang kuryente. Samantalang 2 sa 9 na barangay sa bayan ng Higmoto ang naibabalik na ang kuryente. Sa bayan ng Virac na may pinakamalaking barangay ay meron ng 68.25% o umabot sa 43 barangays mula sa 63 na barangays buong Virac. Ang San Miguel na isa sa malaking pinsala din ng or malaking na pinsala ng bagyong si Nina ay merong 36.84% pa lamang o 14 na barangay mula sa 24 na barangay at ganoon din ang o merong 80% restored ang iba sa mga hindi nabanggit ng mga munisipyo sa lalawigan ng Catanduanes. Very 5 minutes makalipas ang alas 7, magbabalik tayo sa ating balita, alas 7. Balita, alas 7. Balita, Mading, alas 7. Mading, nasibot-sibot ka ngunyan. Eyo nga ni, ako kay ipong hollow blocks asin ko ako lumber. Mapag-ibo kay ako ni Narong. Harong? Natatamaharayo ka pa. Igo ba ka dyan sa Big Double A? Anong Big Double A pa di? Sa Biga at Abi, Madi. Hara ni sa National Road asin West Garden Subdivision, ang LTG Enterprises. Oh, iyo? Ibaan mo daw ako pa di. Pwede, pero dipindi! Order now. Deliver bukas. Yan ang LTG Enterprises. LTG Enterprises. Nagpapabakal nin man lain-lain na klase nin kukulambers. Puon 2x2, sundong 2x8. Iguaman sindanin mga hollow blocks sa reasonable presyo. Sigurado kang ariglado dahil ini registrado. Free delivery pa. LTG Enterprises. Makukuha sa Tampadkan West Garden Subdivision Biga Virac Catanduanes along the National Road. LTG Enterprises. Pinamamahalaan ni Mrs. Lilia Yanan Tabuso. Para sa kompletong impormasyon, magapod sa cellphone numbers 0930-799-1174 or 0908-8281-0903. LTG Enterprises.
Balita, alas 7. Balita, alas 7. Kalipunan ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Katanduanes. Hatid sa inyo ng Bicol Periodico in the service of the Bicolano Worldwide. Sports. Sa balitang sports, wagi ang Alaska Aces sa score na 94-89 kontra sa Rain or Shine, Ilasto Painters. Nanguna sa panalo si JV Casio na nakagawa ng 25 points habang mayroong 13 points naman at 12 rebounds itong si Vic Manuel at mayroong 13 points at si Sunny Toss mayroong 12 or mayroong 13 at mayroong 12 si RJ Azul or Jazul. Naging mahirap ang panalo ng Aces matapos nagkaroon ng foul trouble ang kanilang star player na si Calvin Abueva. Lamang pa ng 7 puntos ang Ilasto Painters na may 7 minuto pa lang ang natitira sa last quarter hanggang tuluyang mabaol or mahabol ito ng Aces. Dahil sa panalo ay nasa pangalawang pwesto ngayon ng Alaska na meron ng twice to beat advantage para sa quarterfinals ng PBA All-Philippine Conference. Sa ating showbiz balita, inanunsyo ni Beyonce na kambal ang kanyang pinagbubuntis. Sa kanyang Instagram account, masayang nag-post ito ng magiging big sister or magiging big sister na ng panganay na anak nila ni Jay-Z na si Blue Ivy. Nagdag pa sa caption na 2 beses silang blessed dahil sa kambal na dinadala nito. Nag-post din ng ilang larawan ng kanyang baby bump habang bra lamang ang suot ng singer. Taong 2012 nang ipinanganak ang panganay nilang si Blue Ivy. Noong 2008 ay ikinasal si na Jay-Z at Beyonce at bago ipinanganak ang panganay nila ay nakunan ito sa kanyang pagbubuntis. Oras natin, 29 minutes makalipas ang alas 7. Magtungo tayo sa ating segment na editorial. Dahil sa napakarimaring na kagagawan ng ilang pasaway na kapulisan sa Angeles City, nagdesisyon ang Duterte administration na may temporarily stop ang uplang tukhang na inabuso ng masasamang membro ng Men in Uniform. Magkakaroon sila ng internal cleansing, ika nga. They will clean their own ranks, their own backyard, so to speak. Iniaatang na di umano sa PIDEA at posibleng MBI ang campaign sa illegal na droga. Sobrang kahihiyan at kasiraan ang nagawa ng ilang pasabay ng membro ng PNP. Kudos sa mga punong barangay sa pagiging drug-free ng 27 barangay sa kabisira ng Birak. Kudos din sa mga punong barangay sa 10 munisipyo maliban sa Birak. Gradually, sana maging drug-free na ang lahat ng munisipyo at barangay sa Catanduanes. Samantala, sa aming pananaw, tama at maganda ang naging desisyon ni Governor Joseph Boboy Cua na okupahin muna ang Provincial Library para sa dumaming PNP personnel sa Islang Kayganda. Sa naturang desisyon para ma-accommodate ang karagdagang PNP personnel, maraming katanungan di umano ang sa palagay namin mabigyan ng kasagutan o kalinawan. Una, hanggang kailan ang pag-okupa ng PNP personnel
sa Provincial Library ng Catanduanes. Pangalawa, sana ililipat ang mga book holdings ng Catanduanes Provincial Library. Pangatlo, tuluyan na bang mawawala ang legacy o alaala ni Ambassador at former Governor Leandro Barcelli Sr. na ipinangalan ang nasabing Memorial Provincial Library? Pang-apat, may gagawin bang hakbang ang sangguniang panlalawigan tungkol sa bagay na ito? Nakakagulat at nakakabahala ang mga hakbang na ganito kahit may makatwirang dahilan naman. Huwag nating pabayaang mawala ang Naturan Provincial Library sapagkat yan ay kailangan at malaking tulong sa mga estudyanteng gustong mag-research o faculty members na gustong magbasa, mag-research o humiram ng mga aklat dyan sa Naturan Provincial Library. Maraming salamat kaperiodikong Sir Buddy at siya po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita mula sa News and Information Center ng Radyo Periodiko kasama mga Radyo Patrol reporters. Ito po yung lingkod ng inyong periodista sa radyo, Ferdy Brizo. Maraming salamat at nagbabalita para sa Radyo Periodiko. Balita, alas 7. Balita, alas 7. Kalipunan ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Catanduanes. Hatid sa inyo ng Bicol Periodiko in the service of the Bicolano Worldwide.